So yun guys, nandito kami ngayon sa may Kuwait City. Kasi titingin tayo na ano, papalinis ko yung aking gold na yun, no? Medyo marumi na siya. So papalinis natin yan. Tapos titingin natin tayo, baka may mabaliting gold dito. Dito tayo, ito sa may Sportsman Grand Hyper. Papasok pa din sa loob. Dito yung ano, maraming bilihan ng gold. So check natin doon mamaya sa loob. May gold na. Lalaki. Dito guys, ang daming mga gold rito. Yan, puro gold yun ah. Dito rin yung gold. Lalaki yun. Pero syempre, pupuntahan tayo dito ngayon. Busy masyari yun. Dito yung papasok, dito tayo magtanong. Dito natin lahat dito tayo. Grabe, lalaki yun. Grabe, ito lalaki yun. No? So halos lahat talaga dito. Halos lahat talaga dito, ano, gold. Sa Kuwait City to. Dito masarap mamili ng mga gold. Tinong niya, no? So, grabe. Guys, dito tayo papasok kasi meron akong kakilala rito simula noon pa, kakilala ko na sa dito sa Kuwait. So dito tayo magtatanong ng gold para alaman din natin kung baka mamaya yung mga nabibili nating gold ay fake pala. Dito alam na. So guys, titingin tayo dito ng mga gold, mga pricing na rin. Siyempre, tanungin na rin natin kay ano Gino, di ba? Ayan, so tanungin natin siya paano pa malalaman na yung gold na nabili natin is hindi fake. Kasi maraming ganun rin, no? Oo. Na yung mga fake, kasi marami rin nagtitinda dito ng ganun, di ba? Yung ang problema kasi ng mga kababayan natin, nag-order sila sa online, tapos online. Walang nakapangalan na siya yung gold ano lang. Mm-hmm. Gold online lang. So, delikado yun. Tapos, yung mga nag-issue ng resibo, hindi naghihingi ng civil ID number. Yun ang delikado. So, kailangan talaga maingat. Tapos, yun. Minsan din naman, yung mga nakapost lang sa social media na mga items, so, walang naka-live. Hindi katulad namin naka-live sa mismo sa loob ng shop. So, yun ang ano. So, guys, if ever gusto nyo bumili ng gold, puntahan nyo lang sa dito sa anong Kalwatia. So Kalwatia po yung pinaka. So yun pala guys. So ito na yung mga gold. Patingin nga ako nito, pre. Alin? Itong hindi yung medyo malit lang yung pangano lang. Malit. Ano gusto mo? Ganito? Itong or ganito? Pwede ba ito? Mahaba ba ito? Ilang inches yan? Nasa 8 inches. Ganito? Hindi, yung maliit. Maliit lang. Hindi? Ito. Yan, magkano yan, pre? Ito. So, tatanong lang tayo. Ito, maliit siya tingnan, pero solid. Solid talaga. Ang grams ito ay 16.4. Ang laki pala ito. 16.4 grams. Yung tinanong natin ng magkano yan? Ha? 10 grams, no? Walang mas maliit pa niyan, bre. Yung mas magaan lang sa akin, no? Ah, para sa'yo. Ang forma lang ba? O hindi pang ano? Yung... So guys, yan, meron na tayong iniram lang natin to ha. Hindi masyadong mahal to. Magkano to, pre? Nasa 1,725. Tapos ito? Yan, nasa ano ilang grams yun? 35. Nasa 750. Okay guys, yun yan. Laki nito. Suit nyo to, tapos punta kayo sa Manila, sa may ano, Divisoria, no? Divisoria. McLaren. Yarigin at habulin kayo nito eh. Ang ganda no. Yan, kailangan pag galing kang Saudi daw ganito dapat pre na dapat. Oo.
So ang dami pang mga ano dito, mga kwintas. Pre, paano pa malaman pag ganito, pre? Sakaling. Ayun. Ano, gusto kong malaman, baka mamaya makakabili ng pay. Paano ba nila malalaman? Sa stamp. May stamp. Sa stamp? Meron talaga to? Meron yung stamp. Stamp ng ministry. Hindi, kahit sa ibang bansa rin, paano malalaman? May lahat yan, may mga stamp yan. Saan may kita yung stamp din? Pakita mga yung stamp. Minsan dito sa, ano, sa lock niya, dito. Ah, meron dyan. Kailangan dito. May stamp. Oh, dito ang lagi. Kadalasan so, hindi dito siya yung... pwedeng, hindi siya pwedeng dayain, no? Hindi, pag, ano? Hindi. Pag sa mga ibang bansa, hindi. Hindi katulad sa atin, pwede yung mga mangdaya dito. Hindi. Dito, hindi talaga. Yeah. Kaya maganda talaga mga idol bumili ng ginto sa ibang bansa, no? Like sa Saudi, sa Kuwait dito, sa Kuwait. Yan, mas lalo talaga dito kasi... Mahigpit sila sa ano, no? Sa mga, yung mga fake cake, mahigpit sila. Grabe, hindi nyo, pakita mo nga, oh. Pakita mo nga, oh. Grabe. Alam mo, tayo, may video yan. Para ka. Tegdas, may telephone ka rito. Grabe, guys, no? Oh, yeah. Ilang grams to? Ito bale 40.300 tapos ito 35.75. Ayan. So itong malaki daw guys 17 ito naman nasa 700. Nasa 700. Ayun. So, yung mga maliliit natin pre, pakita nga natin. Mga maliliit. Oh. Mga maliliit. Ganito? Ito? Hindi, yung mga normal lang ito. Ito sa gitna. Ayan, mga gitna. Ayan. Ito? Magkano, hindi, ito rin sa gitna. Ayan, ito. Ayan. Magkano, ito, mga, mas mabigat itong mga to. Kasi ano to, solid. Magkano presyuhan mo ganyan? Dragon ng ano nito. Ang tawag ito, Dragon chain. Dragon chain. Ilang grams to? 50 grams. Nasa 1,000 mahigit. Nasa 1,100. Ito guys, oh. Iba-iba pala yung ano, no? Pagka akala nyo, ito ang liit lang. Pero pulido siya, solid siya. Anong magandang karats pag bibili ng ginto? 22 karats. 22 karats. Oh, kung yung bibili ka ng yung malaki talaga, mataas ang gramo, 22 karats. 22. Pero 18 okay din naman, no? Okay lang 18. Pagka mas sa okay Pilipinas pa ito, pag ganito yung perindahan, mas okay, no? Mas malaki yung value, no? Kahit din yung 18 karats, malaki yung value. Basta magkamura ka sa yung pinamilihan mo. Depende sa pinamilihan mo, eh. Kasi minsan kasi yung mga ano, yung mga ibang shop, pinapataas nila yung ano yung making charge. So kaya isipin nila mas mahal yung 18 karats. Pero halimbawa kung sa amin. So pwede ano ba mas mahal 18 karats? Di ba per day? Kung sa gold price mas 20, mahal yung 22. Ano. Oh, mas mahal ang 22. Kasi mga 19 mag-average yan, 19. Pero yung labor mas mataas ang 18. Ah, okay. So yun pala magandang tip no para sa ating mga kababayan. Ito magandang investment din kasi itong gold eh. So kaysa mag-invest kayo ng ibang items, ito na lang. Mas maganda yung gold. At least pagdating sa Pilipinas, pwede nyo pang iprinda yan. Tama. Sa oras ng kagipitan, pwede nyo ang ano. Bawat taon na tumataas ang gold price. Yeah. So hindi lang po dito ha, marami rin po sila ano dito. Mapakita mo yung mami. Yeah, mga hikaw. Yeah, sa mga women's natin, mga hikaw, ang dami po dito. May mga sing-sing, di ba meron din kayo dito? Ito mga sing-sing, ito mga panlalaki, meron kayo mga babae. Yan, ang dami nyo. Tapos ito po mga pendant, dami rin pendant nila dito. Ayan guys, so if ever, okay, napakita pa ang pendant. So guys, if ever gusto nyo bumili ng mga ginto, suggest ko na lang, bisitahin na lang po dito si ano, si Sasok. Gino. Sasok Watia, no? Oh, Sukal Watia, dito sa FK Jewelers. Ayan, FK Jewelers, no? Sa may ground floor. Ground floor lang po yan. So, dito na kayo para sigurado yung mga nabibili nyong ginto. Kasi, katulad ng isang araw, may customer ako na binili daw nila nasa 45K. Tapos, gusto nilang ano, i-swap. Pagtingin ko, hindi pala gold. Eh? Oo. Naano sila? Na-loko sila? Pinay din na nagbenta sa kanila. Tapos, yung nag-deliver ibang lahi. Hindi ano. Ngayon, hindi na nila makontak. Yun ang mahirap. Kaya ang advice ko sa kanila, wag na wag silang bibili sa... Kailangan may resibo talaga. Oh, sa online na yung picture lang ng gold na walang nagda-live sa shop. Kahit pa may nagda-live, pag wala, hindi sa shop ng gold, wag kayong bibili. Yeah, kasi mga ano yan, mga scammers yan. At saka kahit yung ano, gold nga pala, kailangan meron kayong resibo rin talaga. Oh, at saka, kasi pag maramihan kasi minsan sinecheck yan, di ba? Pag yung mga shop na legal talaga, humingi yan ng... civil ID number. Oo. Kailangan yun. Kasi sa oras na mag-complain sila, lima, magkaroon ng problema. So, paano sila mag-complain pag wala silang mga katibayan na katulad ng civil ID number o passport number? Ayun. Kaya kailangan nakalagay yung sa resibo. Yan ang required ng mga ministry.
So, yun guys. So, again, yan. Dito lang tayo sa ating, hanapin na lang po si Mr. Dino dito pag napasyal kayo dito sa may Sukwati. Okay.